Yo, hello everyone, Del Torazo. Gumagawa nga pala ako ng mga full sublimation jersey at welcome dito sa Jersey Hustle ng GLMT Sportswear. So, sa video na to, isasagot tayo ng isa sa frequently asked question dito sa GLMT. Walang iba kundi ang tanong na, Sir, ano bang gamit yung tela? Ano bang gamit yung fabric? Ano bang gamit yung textile sa paggawa ng jersey? Yan. So, sagutin na natin agad. Kapag nagpagawa kayo ng jersey sa amin, meron kami tinatawag dito na default textile. At ang ginagamit namin doon ay itong tinatawag namin na premium polydex ng DLMT. Yan. So, ito yung pangkaraniwang binibigay namin, lalo pag umorder kayo ng online, ito na agad yung binibigay namin. Bakit? Kasi customized to dito sa DLMT. Ang history nito, kaya nagpagawa ako kasi nga, bilang isang owner, dapat yung ginagawa natin or ginagawa ko ay masusuot ko sa parang pang-araw-araw. Dati, meron akong makapal na tela na mismo ako hindi ko masuot sa sobrang init. Kapag natapatan ng araw, ay lalong dumodoblo yung init. Tapos meron din akong nakaraan na nagagamit na tela na sobrang nipis naman. No, hindi naman mainit, pero sobrang nipis. Halos magiging see-through. Lalo pag sa katagalan ay naglulus. Yun, kaya naisipan ko sa na magpa-customize ng sarili kong tela na napaka-comfy, pwede mong pang-araw-araw at pwede mong ipanglaro. Pagandahan din dito, sabi ko nga lagi na paglalaro, hindi natin kalaban yung uniform natin sa laro kasi may mga pagkakataon na mismo yung uniform natin kalaban natin habang naglalaro dahil sobrang init, no? Madali tayong mapagod, no? Kaya naisipan ko magpa-customize. At ito na nga yung DLMT Textile. Mas kilala sa premium polydex. Yan. Close up mo. So yan, makikita natin shiny at napakaganda ng tela niya. Kung titingnan natin, masinsin yung pagkakagawa ng tela. Hindi siya yung malaki yung mga stitches niya. Yan. Ito, talagang mas dikit-dikit. At kaya, isa pa, mas yung content niya ng pagkaka-polyester, hindi ganun kataas. At mararamdaman nyo para kayong nagsusuot ng cotton na t-shirt dahil sa sobrang kapreskohan nito. Ayan. So, ito yung tsura din sa short. Ayan. Check mo, check natin. Ayan. So, pag nagpagawa kayo at di kayo nagsabi ng about sa tela, ito na agad yung bibigyan natin. No? At tiyak naman kami, hindi kami papahiya din sa tela na to dahil itong tela naka-customize para kay DLMT. So sir, meron pa ba kayong ibang tela na ginagamit? So meron pa kaming ibang tela na ginagamit. Yun nga lang ay mag-a-add tayo. Bakit? Mas mahal kasi ito. No, meron, pwede naman. Kahit anong tela, anong klaseng tela, pwede naman. Yun nga lang ay pag-uusapan natin yung presyo. Pero ngayon ay meron kaming ginagamit dito na tela. No? Halimbawa, ito na lang. Ang aming Aircool. Yan, yung iba ang tawag dito mesh. Aircool. Yan. So, ito naman kadalasan makikita nyo to at tela na to sa mga riding jersey. No, ito din mga ginagamit ng mga sikat na sportswear. Dalawang klase rin to, ito isa. Hindi niyo malalaman yung pagkakaiba eh, pero papaliwanag ko na lang, ito isa. So, halos same siya ng texture, yan. Pero kung hawakan nyo siya, mas malambot tong isa at mas matigas tong isa, papaliwanag ko, no? Yan. So, itong tinatawag na, so itong malambot na isa, na ito rin yung ginagamit sa kadalasan mga riding jersey, tinatawag to na semi-stretch. Yan, semi-stretch. No? Semi-stretch tong tela na to. So, pero sa amin, kapag nagpa-mesh kayo, matik, ito ibibigay namin. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na tela na rin na aircool. Yung aircool na yon, ito aircool din talaga siya. So, pero meron ding aircool na tinatawag na tela. Ang problema lang doon sa aircool na mabibili natin sa supplier ay hindi siya na-stretch. So, kaya ayoko nun. No? Kaya ito, pinipili ko kapag may nagpapagawa ng aircool o mesh, itong ginagamit namin. Bakit? Tingnan nyo. Lapit mo yung camera. Yung aircool na yon ay hindi na stretch. Pero ito, nababata na i-stretch, no? Ito yung kagandahan dito sa tela na to. Sabi ko nga, ito rin yung ginagamit ng mga sikat na gumagawa ng riding jersey. So kaya ito yung binibigay namin. Kung magkapagawa kayo ng isang team, doon tayo pwede mag-usap
ng presyo. About dito, kadalasan nag-a-add kami ng 50 pesos kapag gagamit kayo ng gantong tela. So sir, ano pinagkaiba naman ito isang Ercole nyo red? No. So ito guys, ay ang pinagkaiba naman niya, check mo, lapit mo. So, ganun din, ito ay nai-stretch din, pero hindi katulad nito na talaga may stretch mo. At itong isang naman to ay may kakapalan, no? Tingnan niyo, guys. Yan. Ito ay malambot, ito ay matigas. So more on ina-advise ko tong gamitin kapag gusto niyo ng talagang pampormang jersey like this one. Yan, makikita niyo. Diba? English 'yun, ah. English 'yun, ah. Yan. So mas maganda yung forma nito. Yun nga lang, mako-compromise lang yung ating matawag yung comfortability natin dahil nga medyo makapal. Pero yung angas niya nandoon. No, pag nagpapagawa sa aking mga dancer, eto binibigay ko kapag gumagawa ako ng clothing na jersey, eto rin din yung ginagawa ko, no. Kasi magandang maganda yung bagsak niya. Yan, 'di ba? Kitang-kita naman sa camera, no. Eto naman ay kung gusto niyo ng mas komportable. Yan. Kasi ito kapag mentres na galaw sa riding jersey, mentres na nahanginan ay malamig sa katawan, no. Ito rin naman malamig din, hindi naman siya ganun ka init sa katawan, kaya lang mas matigas 'to at mas maganda 'yung forma, no. Papansin niyo naman. Yan. O, same lang din siya ng presyo at 50 rin dito. Etong isang 'to para baka magkalimutan niya, tawag 'to na Pro Stretch. No, Pro Stretch siya, mas makapal siya, nai-stretch din siya. No, yan. Kasi nga ako ginagamit ko 'to sa mga ginagawa kong floating jersey. Yan, ito dito pang forma. Ilpaulit-ulit na ako, no. Yan. Eh ito lang, ito yung ilan sa ginagamit ko na textile dito sa DLMT. So, sir, kailan kami pwede magpabago ng tela? So, sa Shopee, sa Lazada, hindi po siya available. Available lang po siya kapag timang ipapagawa. No? Kaya pag gusto nyo magpabago ng tela, ay check lang din kami na magpapabago kayo ng tela. Tinalagay na rin namin dito sa description yung mga iba't ibang klase ng tela na nabanggit ko. No, yan. Meron pa tayong isa na papakita sa inyo. Ito ay kung sira ang plastic. Ito, isang tela natin. So, mapapansin nyo dito, butas-butas din siya. Ang pagkakaiba niya, ito isa ay bilog. Ito ay pa-square. Kaya tinatawag to na micro-square. No? Yan. Micro-square ang tawag nila dito. Yan. Ang pagandahan dito, ito medyo may kakapalan siya. Yan. Ang naging problema lang minsan dito, hindi niya nailalabas yung ganda ng sublimation or ganda ng kulay ng jersey. Kasi kinakain siya ng tela, no, yung kulay niya. Pero may binabagayan siyang design. So more on, ito kapag gusto nyo gamitin tong tela na to, pwede to sa mga vectorized na design. Yan, buhay na buhay. So kapag picture, mukha ng tao, or mga images na buo, ay hindi ko na-advise kasi hindi ganun kaganda yung kulay, no. Pero kung pag-vectorize gaya nito, yan, maganda ang kakalabasan niya. So pwede rin to, tong tela na to, kung sakaling gusto nyong magpa-customize ang tela, pwede nyo rin gamitin tong isang to. Yan, napaliwanag ko naman siguro lahat ng tela na ginagamit namin dito. So, DL Torazo para sa Jersey Hassle.